Kylie dito. Wow. Pero to be fair sa yaya na to, di ba? Nagtanggal talaga siya ng damit. Oo. Oh. Ito yung scene na hindi ko pinapakita. Kapag pinapakita ko yung fake, hindi ko to pinapakita sa mga family ko. Ayun, marinig ka na sinabi mo. Pero si Kylie, ang sarap niyang ano ah. Parang ang sarap niyang apihin kasi ang ganda mo, ang kinis mo. Oh, parang ganda nun, ganda nun. Ay, mabangon ko tong movie na to. Abangon ko to. Hi guys, I'm Kylie Verzosa and I'm accompanied by Luis de los Reyes. And we are reacting to the Housemaid trailer. Masama ugali ng mga taong yan. Nakakatakot. Gusto ko magigante. Gawin mo. Magigante ka. Oops. Gusto mo ba ako samahan? Highly recommended ka ni Miss Martha. Thank you dahil tinanggap mo yung job. Dito, Luis, sobrang eye-catching nung hair mo. As in, parang... Salamat, Ma'am Roxanne. Parang sino siya? May blonde na ako girl. Who is this girl? Hair. Importante ka dito sa pamamahay na to. Ito, boss. Kung alam na nila kung gaano kalaki yung pool na to at kung ilang araw tong shinoot, yung bawat angulo na eksena na to, grabe. So, actually, oh my God naman. Ang sexy ni Kylie dito. Wow. Asa yung self-esteem ni Roxanne? Wow. Wala. Butete. Buntis. Hindi, actually ito, tingnan mo yung bikini top yon tapos panty lang yan eh. Oo. Kasi pero... character mo, di ba, parang kailangan hindi siya parang bikini-bikini. Pero, alam mo, kapag nakita to ng mga tao, bibilin pa rin nila yan. Ano yung, anong brand yung suit ni Kylie dyan? Ang ganda. I want that. mine. Pero to be fair sa yaya na to, di ba, nagtanggal talaga siya ng damit. Oo. Diba? Yung pang-aakit na dito. Di ba? Stacy? Thank you. Parang gusto ko yung pag-turn ni Daisy dyan. Oo, may ano siya, may ibang meaning yung pag-turn. Pagod ka. Masyado ka bang inalila ng asawa ko? Ito yung scene na hindi ko pinapakita. Kapag pinapakita ko yung fake, hindi ko ito pinapakita sa mga family ko! Yung process kung paano napunta yung dalawang character dito, yes, sa scene na to. Ano din eh. Iba. Yung, ito na yung pa, ano na eh, pataas na yung story eh. Ito oo. Arc na eh. Tama. Huwag kang tatanga-tanga. Huwag mong hahayaan na. Ang dami nagtanong sa akin tinatapakan ka nila. Oh my God. Sabi ko masakit. Sabi ko masakit siya. Sabi ko nga kanina, kasi parang nasanay ako na ako yung palaging sinasampal. So ako yung sasampal ngayon. Eh, well, very si Kylie. Ang sarap niyang ano ah. Parang ang sarap niyang apihin. Kasi ang ganda mo, ang kinis mo. Parang... kapag yung character ni Roxanne, pero kapag sa totoong buhay, hindi ko kayang gawin yan. Kasi sobrang, ang sweet mo, ang lambot mo pa magsalita. Mas gusto ko yung mabigat kaysa yung fake lang. Para maramdaman ko naman, mas mabigat yung impact sa character ko. I don't mind. Grabe to. Ito, yung shot na yon. Kahit wala siya masyadong
sound dun sa trailer, naramdaman ko yung pain. Ay. Yung culmination pain. Ng lahat ng pain. Oh my God. Ganda nun, ganda nun. Ay, maabangan ko itong movie na to. Abangan ko ito. Siyempre, andun ka eh. Dito ka. Oh my God, talaga ba? Tapos sobrang creepy nung end na to. Yung Actually, yung end ngayong medyo creepy. Parang, mas nalagyan pa siya ng ibang aspect ng story. Mm-hmm. No? Parang, ay, okay. Ano kaya to? Mas nalagyan pa ng konting, uy, ano yan? Diba? True. Shot na yan. Yay! I'm so excited. I'm super proud of you sa project na to. Thank you. Thank you din. Sobrang gagaling yung lahat na kailangan ko talaga mag-step up. Yung unang reaction ko talaga sa movie, napawawa ko kasi nung nag-dub ako for some scenes sa movie, nakita ko na yung halos buo na siya. Pero may mga kulang. Pero yung trailer, parang ang ganda ng cinematography, ang ganda ng pagkakalapit ng music. Alam mo yung parang nanonood siya sa skin mo. And nung akala mo na ito na yung parang pupuntahan ng story, yung end, yun yung pinaka-favorite ko. Yung end na si Daisy, tapos biglang wala na. Tapos na yung trailer. Parang, oh my God! Kahit nandito ako, na-excite din akong panoorin. Kaya sobrang mas na-excite ako sa mga tao kung ano magiki-reaction nila. Ako, nung sabi ko nga dun sa press con, parang syempre wala pa masyado yung confidence ko dun sa film nung even after, kahit nung pagka-dub. Kasi konti lang yung na-dub ko eh. Pero nung nakita ko yung trailer, parang ah! Ang ganda! To be fair kay Direk, ang ganda! Nakuha niya talaga. Nakuha niya talaga yung cinematography, yung parang yung tamang theme nung Korean remake. Yung tamang color grade, di ba? Kuhang-kuha. Ang ganda ng color grading din. Oo, yung sabi color grading. Kuhang-kuha. Pero kahit so, nasa set din tayo, ano din eh. Dark medyo ganda na rin. Oo, medyo dark na rin yung ano eh, yung set mismo, yung itself. So parang, oh my God, talaga ba? Parang, ang galing. Ang galing. Mas pinagaling mo pa ako, Direk. Parang yun yung ano. Tapos, yun yung naisip ko dun sa trailer. Tapos sabi ko, sana marami pong makapanood. Tapos, na-wish ko na rin na, ay sana napalabas na sa movie. Pero okay lang. Nasa Viva Max naman, guys. Oo, nasa Viva Max naman. Nasaan man kayo sa mundo. May Viva Max sa Japan, Singapore, Malaysia. So kahit nasa bahay kayo. Safe pa kayo, di ba? Tapos, one subscription lang, pwede na manood yung buong pamilya. So, sobrang worth it naman. And, kung napanood nyo yung Korean version, kuhang-kuha din namin at ni Direk yung film na to. So, sana mapanood nyo. Ano lang siya, Feast for the Eyes. Yes. Sa mga artistic souls dyan. Yan. Para sa inyo din to. Yes. And kakaibang movie. Kakaibang movie and kakaibang ano naman, genre ng pelikula. At mas nakakaangat pa ng Philippine cinema. Yung cinematography, diba? Ang ganda. For more videos of your favorite Viva stars, just click the like and subscribe button and hit the notification bell to get updated. And don't forget to follow Luis's YouTube page and my account na rin. So subscribe na kayo guys and see you guys soon!